Magandang araw po sa ating lahat, mga ka-farmers sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Nandito po tayo sa ENB Mini Farm. Nandito po tayo sa taniman natin ng grapes. So, nandito po ako para mamonitor po yung tubo ng ating grapes kasi importante po na makuha natin yung mga sanga na hindi na importante. So, nagbilang lang po ako ng mga sanga na patubuin yung pabungahin natin balang araw. So, dito mayroon na ng mga bagong suloy na sanga. Kaya every week po ako pumunta kasi yung grapes mabilis po tumutubo lalo na pag mamonitor natin yung mga bagong suloy makuha mabilis pong lumalaki yung mga sanga na ating pinatubo. Kaya gaya nito ginagawa ko, mga ka-farmers, nag-pruning po ako. Yung mga hindi na importanteng dahon, inalis ko para naman yung ating grapes na yung mga sanga talagang healthy at malulusog. Aside sa dahon, yung kumakapit sa ating trellis, yung ganyang sanga talagang dapat kunin para mabilis yung pagtubo at saka hindi maagawa ng sustansya kasi mabilis pong kumuha ng sustansya yung mga bagong suloy at saka yung sanga na kumakapit, dapat maalis po yan. So, ganito lang po, mga ka-farmers, yung diskarte ko. Natutunan ko naman po ito sa ibang mga nagtatanim ng grapes kasi nanonood po ako sa kanilang mga video kasi baguhan pa lang po ako ng ganitong klaseng pananim. Kaya importante talaga na makapanood po ako at saka yung nakapagpabunga na yung mga veterano na nagtatanim ng grapes. Kaya doon po ako kumuha ng diskarte sa kanila. Kasi hindi pa po ako nakasubok na makapagpabunga ng grapes. So, sa ganitong edad ng ating grapes, mga ka-farmers, medyo matagal-tagal pa po ito makapagpabunga kasi hintayin po natin na mag-old na yung sanga na ating pabungahin. At sa pagdating ng panahon na mag-old na at yung panahon na tag-init, doon po maganda magpapabunga ng grapes kasi masilan po ang grapes sa ulan. Kaya dapat talaga magpapabunga yung tag-init. So, ganito lang, mga ka-farmers, ang aking ginagawa sa aking grapes para mabilis yung paglaki tsaka malulusog po yung mga sanga sa ating grapes. Salamat sa lahat ng ating mga nag-subscribe at saka yung mga bago at yung matagal na nanonood sa ating mga video about pananim.
gaya nitong grapes. Salamat po sa inyong lahat na suporta at panonood. So, update ko na lang po kayo sa susunod na mga araw about sa ating tanim na grapes. Para palagi po kayong makasubaybay at saka mapanood ang ating mga video na ating ginagawa. So, hindi po natin mamalayan, mga ka-farmers, na magbunga po itong ating grapes na ating inalagaan. Kaya, kailangan lang talaga yung sakripisyo gaya nito. Dito lang po tayo, mga ka-farmers, sa ating video ngayon. Marami pong salamat sa inyo. God bless.